ang para. Stop. Pag hindi sa iyo naman, magpapara ka ba sa jet, hindi sa iyong lugar lang, no? Hold up. Lugar lang. Place lang. Place, please. Lugar lang, no? Diba? Lugar lang. Please. Of course, hindi naman ganyan. Lang sa English kayo lang. Please, pull over. I have to get off this plane, ma'am. Oh, sir, okay. Please, pull over. So, I'm getting off here. Oh, yeah. So, tanda mo na, ah. Boy, tanda mo po yan. Manawin ka rin, no? Pull over, please. I'm getting off here. Okay. Sige ka na, para nung lugar lang, no? When you said that, and then itong driver na ito, nakita niya na may pasahero doon na nag-aantay doon. Oh, we would extend 50 meters more doon ito. Ay, naayaw na tuloy na nakarin mo. So, kamit ka na naman. Ay, mag-isimano man. Na. Little Francis, we started our day, okay, we're smiling, say, yeah, today will be a good day. And then, all these little foxes lighting up in your day. And you get, you know, angry about many things. Or sometimes, yung mga little foxes natin na pwede rin maging ganito, a friend who did not reply. Pati siya nag-reply, kahit hindi ba na siya importante yung text mo, pati siya nag-reply. Huh? Or a roommate using your toothbrush. Your roommate using your charger. Hanap ka na lang ng charger. Where's my charger? Me? Andito. Ginamit. Di man lang nagpaalam. O yung chinelas mo. Hanap ka na lang ng chinelas mo. Ginamit pala. And many other things. Little foxes, so to speak. Little foxes that could ruin our day. That is why, my friends, you need to make up your mind every day and decide not to let these little foxes spoil your day or ruin your day. Don't make a big deal out of small things. Kung yung mamang driver, pag medyo na-extend ka ng 15 meters and you have to walk, sabi mo, abuti ka lang, exercise ako dito. Well, sabi mo na lang, kawawa na itong driver na ito, baka kailangan niya talaga ng kumayod at saka wala pa masyadong kita, so hindi siya makapas, baka maunahan ka siya. So things like that, you can make up na yung mga ganong mga source in your mind to keep you steady doon sa goal mo to have a day that is talagang happy at saka okay. So, you know, maraming mga issues, maraming mga bagay that are spread along our path to ruin our day. So we need to have focus. I will rejoice today. I will be glad today no matter what happens. Kahit na hindi ako nakapasa sa quiz o ano mga bagay, hindi ako pinansin ng class score. Okay lang yan. Kahit siya ng text, but yung text niya walang wang-wang-wang. Okay lang yun. Be happy and be joyful. I remember some years ago, nung first few months namin, dumating kami ng May dito to start this church planting, May of 2002. Nung December, we decided, Ben and I, decided to go to Manila, doon kami mag-December sa bakasyon. So early on, kumuha na kami ng ticket kasi unahan yung ticket. No? Kumuha kami ng suite room for us, the kids, at yung sama namin yung aming helper. So, pero kami yung suite room lang kinuha namin because we decided, kasi mabata, nasa ano naman, kahit na mabusan ng ticket dyan, kunan na lang sila ng third class. Kasi, doon naman sila sa room namin. So, yun yung plano namin. And so, the day of departure came, paalis na kami. As I asked Ben the night before, sabi ko, Dean, ano bang oras ang departure natin bukas? Sabi niya, 7 p.m. Sabi ko, okay. So, in the morning, pwede pa tayo magbili ng mga last minute pasalubong. Sabi niya, oh, yeah, we'll do that. So, morning pa lang, punta na kami doon, bilhin ng mga tamarong, binili namin doon sa market, doon sa may, yung mga pasalubong sa Maynila. So, bumili-bili kami doon pa. Tapos sabi namin, 10 a.m. bumukas yung SM. So, yung Negros Navigation, andun sa SM. So, pagbukas po tayo ng ticket para sa mga bata. So, that's okay yung day talaga namin. So, yun yung plano. So, 10 a.m., nandun na kami sa SM, punta kami doon sa counter ng Negros Navigation, pagdating namin doon, sabi doon sa counter, sir, kukuha kami ng ticket sa para sa mga bata, mga anak namin, para sa trip mamayang gabi.
And the guy in the counter said, sir, wala mang trip mamayang gabi. Sabi, what? Sir, wala mang trip mamayang gabi. Ikalan ba ang trip? Mamaya alas 11. No, alas 10 na yun, ha? Alas, 1 hour. Sabi niya, in 1 hour, aalis na yung barko. So can you imagine Ben and I, biglang Superman and Superwoman ng siya, Superman. Totoo ba? Bilis na lang, tawag talaga, buti may landline kami na. Anong tawag talaga sa cellphone si Ben, sa landline? Sa kay Sheila, yung helper namin. Sheila, paliguan mo na yung mga bata. Tapos lahat ng mga, ayusin mo na lahat yan, mga gamit natin. We will pick you up, pumunta na kami dyan. Alas kung sino yung ating float. Hindi flight. Kasi dati float naman talaga, palagi. Diba? Lira na yung mag-flight ngayon. Mga sosyal na. Flight na palagi. Yan ang flight. Ano kailan ang flight mo? Flight na palagi pinag-usapan. Eh, dati float pa. Oh, yung float. Alas kung sino. Alam, bilisan nyo. Pasta. Can you imagine through yung flying lang? Oh, kagay. Sabi, paano? Sige, paano ka pa? 7 pa ng gabi. Although may mga initial package na, pero para sa grabe yung mga gamit namin natin in shambles, yung mga baggages na properly packed. And you know, pagdating namin dun sa pier, kami na lang inaantay, may mga ano na nakaantay. Kasi alam nila may isang pasahero pa, family pa, na kumuha ng suite room, na hindi pa nakarating. In December yan, punuan yun. Ako, nakita lang, oh, dito na. So, basta, buha kami pa. You know, I can't. May doon na nalaman si Bons sa kasisyon, mabilis pala tumakbo. Takbuhan pa. Yung, after hindi na kami dumahan sa usual na may mga screening, dadaan ka doon, na-inspect. Wala na! Yung ticket namin yung tinignan, basta alam nila, ito na yung late na family. Basta na, takbuhan na yung portal, nilagay doon na, magbang namin siya. Takbuhan doon. When we arrived doon sa boat yung dalawang hagdan, nakataas na si tatlo yung hagdan eh. Yung dalawa nakataas na, isa na lang iiwan para sa amin. So the moment, pagsakay namin doon, yung mga gamit kami, nilagay lang ng porter doon sa dumga sa may, parang ano doon sa may hagdan. Angat na kagad yung hagdan. Actually yung mga porter, kasi yung Negros Navigation, bago alis yung boat nila, sasayaw na makarena yung mga porter. Masayaw na sila, then they're looking at us. Ang saya. When the gas settled, nung kami sa taas, naku, pwede mo talagang kumpurtahin yun. Hey lady, come here. Alam mo, bakit nagkaganito tayo? Bakit ang tingin mo sa sinabi mo 7 p.m.? 11 p.m. na. Pwede ko talagang sabi ganun, I guess I have the right to scold and to make her pay. Sabi ko, pwede mo sabi kay Mrs. Yan, di ba? No? Yung pala ang nakita niya 7 p.m. na departure, tama naman, pero pagpabalik. Manila, Iloilo. Hindi yung Iloilo, Manila. 11 a.m. talaga. Yung Iloilo, Manila, pambira. Pwede talaga kung magkalit, pwede talaga kung sabi, naku, rabid yung ginawa mo, kung hindi tayo nakasakay, nagandang, bla 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 bla. Pwede mo talaga sabihin niya, naku, biro mo yung presos natin, all that. Pero hindi ko sinabi yun. In fact, we're laughing. Kasi nung pagdating ko doon, parang nasa taas na, amang kinukuha ko yung mga gamit, doon ko siya nilagay ng porter, doon papunta sa suite room, tamo pa rin ako. Nadala, maabi ko, arapang sa dalong. And then I saw them laughing, yeah! And then, nakita mo, it's funny. It was funny, ito, matutuwata mo. And then, I also laugh. Grabe yung experience namin na gano'n, no? But you know what? You can always choose to be happy. Pwede ka rin maging unhappy. Pwede ka rin maging grumpy. Pwede ka rin magreklamo and complain and all that. Pero hindi ka lugi kung if you choose to be happy. Just to enjoy lang na yun. At ako alam ko talaga si Becky, alam ko si Becky. Hindi yan siya latents. Hindi talaga yan latents, may appointments kami. Hindi talaga siya comfortable late ka. Hindi talaga yan. So I know for sure.